sir, habang nasa biyahe, pag-uusapan lang natin yung pros and cons ng ating unit, which is Suzuki Espresso AGS na 2024 model. Kahapon lang, nag 5 months siya, pero ang auto natin is 7,779 as of now. And ito ay based lang naman sa experience ko. So simulan na natin kagad sa pros muna tayo sa mga bagay na nagustuhan ko sa ating Suzuki Espresso. So unang-una sa listahan ay ang unique look ni Suzuki Espresso. Kung itatabi nyo yung Suzuki Espresso sa ibang hatchback lineups dito sa Pilipinas, mapapansin nyo na kakaiba talaga yung look niya kasi siya lang yung nag-iisa na parang masculine yung pagka-build ng kaha niya. And para siyang mini SUV ang datingan. Kung itatabi siya sa ibang hatchback, nagmumukha siyang mas malaki. Pero kung itatabi nyo naman siya sa SUV or pickup, mukha naman siyang mas batang kapatid. Pero next sa lista natin ay ang isa sa naging bentahe niya para sa akin, which is ang kanyang high ground clearance. So last month may ginawa kong detailed walk around ng ating unit, and isa sa mga nabanggit ko doon ay yung kanyang high ground clearance. So nung time na yun, nag-search ako ng mga high ground ng ground clearance sa mga hatchback dito sa Pilipinas, and kung wala akong na-miss na sasakyan, based sa research ko na yon, ang pinaka may mataas na ground clearance na hatchback is ang Suzuki Espresso, which is 180mm. Yung ibang hatchback naglalaro sa 160 to 170. Alam naman natin na hindi ganun kaganda yung kalsada dito. Maraming mga lubak, mga potholes. Minsan mapapadaan pa tayo sa mga medyo mabibilis magbaha na kalsada. So, dagdag peace of mind siya kapag napapadaan tayo sa mga ganong klaseng kalsada. Next sa listahan natin is yung high eye level. Yung tingin mo sa kalsada ay mas mataas compared sa ibang hatchback. Actually, kung makaka-try kayo nito tapos makatabi kayo ng sedan, mas mataas din yung eye level nyo kumpara sa kanila. Which is plus points lalo na sa mga new drivers. Since mas malaki yung kita nyo sa kalsada, mas less na magpanik dahil malaki nga yung view. So, mas madali kayong makapag-adjust or makapag-adapt sa kalsada. Bukod pa doon, since mas mataas nga yung eye level nyo, yung sasakyan din, ito, itong kisame, mas mataas din siya. Ang maganda naman doon, since mas mataas siya, mas madali kayong makita ng mga sasakyan na matataas yung driver, like driver ng truck, driver ng bus. Next in line natin is compact car. So, kung dito kayo sa Metro Manila, yung ibang kalsada dito, lalo na yung mga medyo paskinita na yung dating, na minsan may mga nakapark pa sa kalsada na minsan ay hindi na kasya yung mga SUV, mga pickup. Normally, yung Suzuki Espresso, kayang-kaya isiksik. Bukod pa doon, mas madali rin siya i-park lalo na kapag mga new drivers. Kasi since maikli yung Suzuki Espresso, hindi ganun kalaki yung maneuver na kailangan mo para makapag-park. So ganun siya katali, U-turn, i-park, i-maneuver, mag-maneobra, mga ganyan. Next in line natin sa pros is yung transmission. So, ang ating unit ay AGS, which means ang transmission talaga natin sa ilalim ay manual. Pero wala lang tayong clutch dahil ang nagko-control sa clutch ay may actuator sa engine bay natin. Ang perks naman nun, since manual transmission yung sa ilalim, alam naman, common knowledge ay mas madali maintain or i-repair. I think mas tamang term yung pag-repair ang manual transmission kaysa sa automatic transmission. Bukod pa doon, under pa rin tayo ng transmission. Since manual transmission yung nasa ilalim natin,
pag nag-shift ka to manual transmission, pwede mo siya gawin anytime. Tapos pag nasa manual mode ka na, yung shifting niya sobrang responsive. Another thing, under pa rin tayo ng transmission, which is yung ma-maximize nyo yung power ng every gear. Kasi sa automatic transmission, normally meron lang two lower gears eh, which is yung first gear at second gear, tapos drive mode na. Unlike dito sa AGS, pwede mong laruin lahat ng gears. In case na kailanganin nyo yung power, pwede nyo sagarin every gear. First gear, second gear, third gear, pwede nyo sagarin kung kailangan nyo nung hatak niya talaga. Lastly, under pa rin ng transmission, and isa sa mga natuwa ko na na-feel ko dito is yung engine brake niya. Sa automatic transmission kasi, mararamdaman mo lang yung engine brake niya kapag nilagay mo siya sa first or second gear. Pero dito sa AGS, kahit naka-drive mode ka, tapos actually kahit nasa fourth gear ka, ramdam mo yung konting engine brake niya eh. Though very minimal since nasa fourth gear ka, once na bumaba siya ng third gear, second gear, lalo na yung first gear, grabe yung engine brake. Given na nasa drive mode ka lang, hindi mo na kailangan mag-shift to manual mode para maramdaman yung engine brake na yun. Next is, eto, labas na tayo sa transmission. Ang sunod natin is isa sa mga pinakabentahe din itong sasakyan na to, which is yung pagkatipid niya sa gas. In my experience, ang pinakamatipid ko na record dito is 22.5 kilometers per liter, which is going to Quezon, Lucena, Quezon, tapos pabalik ng Binangonan. Meron akong video recently na iniikot ko tong Suzuki Espresso from Binangonan going to Infanta, tapos Real, tapos Siniloan, Pililia, pabalik ng Binangonan. Kung familiar kayo sa ruta na yon, papakita ko na yung screenshot. Sa ikot na yon, nakapag-record tayo ng average na 21 kilometers per liter or 22, mga ganon. So, next sa listahan natin is yung price niya or presyo ng Suzuki Espresso AGS. Yung AGS, ang presyo niya is 660,000, then yung manual transmission is not sure kung 630 or mas mababa pa ng konti. And given yung price point na yon, I think yun, ito yung may pinakamura na hatchback na available dito sa market natin sa Philippines. Kasi yung ibang hatchback, alam ko naglalaro sa 700 plus yung mga automatic transmission na, though manual transmission yun nasa ilalim niya, counted pa rin siya as automatic transmission since wala siyang clutch, pedal. Then, ang next naman na nagustuhan ko na medyo connected pa rin sa presyo is yung infotainment niya na 7 inches, very responsive. Pero ang isa na sa nagustuhan ko dito na connected sa presyo is Suzuki Espresso yung may pinakamura, though ang kanyang infotainment ay equipped na ng Android Auto and Apple CarPlay. Though wired siya, ayan, makikita nyo nakakabit yung phone ko pero naka-USB. Tapos kaya tayo nakapag-Waze. Bukod doon, itong infotainment, connected yung controls niya dito sa manibela. Tapos kung connected yung phone nyo tulad nito, tapos pag may nag-call sa inyo sa Messenger or sa phone, sa Viber, mga ganyan, hindi siya hirap pumick up ng boses ng driver kasi merong mic dito sa taas. Next in line natin sa pros is yung spacious. Nakatry na ako ng Vios, tapos Fortuner, tapos Hilux. Tapos, ayun, yung tatlo na yun.
Tapos, ang owner nun, mga kaibigan ko, and yung mga kaibigan ko na yun, nung na-try nila upuan tong Suzuki Espresso, nagulat sila sa luwag. Kung na-acquire ko to, and gusto nila makita, pinatry ko, yun yung isa sa napansin nila. And I think na yung reason doon is, syempre yung mga sasakyan na yun, equip yun ng mas maraming technology. So, mas maraming pindutan, mga ganyan. E dito, sa Suzuki Espresso, yung mga basic lang na talagang helpful. Yung technology niya, though meron siya mga features, hindi ganun ka-loaded compared sa mga sasakyan na yun. Normally kasi, for example, yung sa bintana, di ba? Yung pindutan para sa windows down at windows up, normally nasa pinto yon ng bintana. Pero dito sa Suzuki Espresso, yung pindutan na yun nilagay sa gitna. Ito, itong pindutan na to. So, yung mga pinto, wala yung pindutan, unlock. Bukod doon sa unlock, tsaka lock lang ng pinto. Pero hindi pa nga siya pindutan eh, not sure kung kita. Pero ito lang siya. Yan. Nakakabit siya sa handle kapag magbubukas ng pinto. So, hindi rin siya ganun nag-consume ng space. Pati yung adjustment ng side mirror, nandito din sa side na to. And kung interested kayo kung gaano kalaki yung legroom and headroom ni Suzuki Espresso, check nyo nga yung detailed walk around na video ko. Meron doon inupuan ko all sides ni Suzuki Espresso showing yung legroom tsaka headroom plus yung height ko na 5'10". Ayun, and last sa listahan natin ng pros, ito normally naman mga bagong sasakyan ganun na, pero dinagdag ko lang siya sa listahan dahil first time ko magkaroon ng sasakyan na gumagana yung keyless entry. And ayun, natuwa lang ako kasi first time na. Pero yung ibang sasakyan naman, ganun din naman. Dagdag ko lang mga sir, so bali same day pa rin to pero pauwi na ako. Dito kung mapapansin nyo, yan may ilaw. Pati yung mga switches, yung mga buttons sa manibela, lahat may ilaw. Tsaka yung mga buttons na pinindot ko dito sa gilid, may ilaw lahat yan. Bali, ayan, nakabukas yung headlight natin. Patay tayo headlight tsaka park light. Ayan, ganyan yung itsura niya. Pag araw, patay lahat. Pero pag gabi, magbukas kayong park light. Ayan o. May ilaw siya lahat. Actually, pati yung infotainment, sumasabay yan. Ayan o. Pag nakapatay yung headlight, bright siya. Pero kapag nagbukas kayo ng park light, nagdi-dim siya para hindi nakakasilaw sa driver. And ayun lang naman yung mga pros ko. Medyo magtatagal tayo sa cons. Actually, mas gusto mag-focus sa cons kasi personally, kapag ako nagtitingin ng sasakyan or kahit motor, mas gusto ko malaman yung mga negative sides ng isang unit para malaman ko kung deal breaker ba siya sa akin or hindi. Tsaka para sa akin, for example, may nalaman ako na na-acquire ko na tong unit, tong Suzuki Espresso, tapos may nalaman ako na negative side niya. Parang yun yung nakakalungkot. Kasi hindi ko siya na-consider before, tapos nasa akin na yung sasakyan. So, medyo no choice na ako kung deal breaker man siya o hindi. Para maging aware lang kayo sa mga cons na to, and kayo na mag-decide kung deal breaker ba siya sa inyo or hindi. And baka lang may magsabi na ang daming reklamo kay Suzuki Espresso na baka sabihin pa na hater. Actually, yung mga sasabihin kong cons siya para sa akin, pero hindi siya deal breaker. Ang example nga doon, ayun, owner na tayo ng Suzuki Espresso. So, start na tayo sa cons. Unahin natin sa cons yung transmission. And ano ba yung mga napansin ko na cons sa transmission? Unang-una na napapansin din ng ibang owners is yung pagiging jerky ng transmission. Ang reason nun is during shifting. Dito sa AGS, since automated yung shifter, by time na hindi mo alam kung kailan mag-shift yung Suzuki Espresso. So, pag mag-shift siya, medyo dun lumalabas yung pagka-jerky niya. Sa ganito mga instances na mga tulad nito, slow yung traffic.
mas lumalabas yung pagiging jerky niya kasi medyo malikot yung shifter. Plus, hindi naman tayo lagi nakagas. Kaya, ayun, ayun o. Oh. Not sure kung kita sa video, pero medyo forward tayo. Kada bumibitaw ako sa gas. Ayan, may pitik siya na konti. Yun yung isa sa sinasuggest ko na kung kukuha kayo ng Suzuki Espresso, i-test drive nyo yung unit. Tapos, normally kapag test drive, kasama yung manager dyan. And yung manager, may predefined na ruta na yun eh, kung saan kayo idadaan. Pero i-request nyo dun sa manager na gusto nyo rin matest drive sa matraffic na lugar. Ngayon, kapag wala naman traffic, very minimal yung jerking niya. Especially kung iti-treat nyo siya as manual, which is yung bibitaw-bitaw kayo ng gas para mabigyan ng space yung pag-shift niya. Sa ganong instances na walang traffic, normally mararamdaman nyo lang yung pagiging jerky niya sa first hanggang third gear. Going to fourth gear and fifth gear, meron pa rin naman pero very minimal na. Mararamdaman nyo siya pero parang hindi na kayo yung ipo-push forward nung sasakyan. Tapos, yun yung isa, yung pagiging jerky nga niya. Next is yung sa shifting niya. Yung sa shifting kasi niya, para sa akin, parang mas priority niya na mas priority nung unit yung pagiging fuel efficient compared sa smoother na shifting. Ngayon, to explain, kung familiar kayo sa Taytay dito sa Kainta going to Tikling, yung paakyat ng Antipolo, diba from Taytay, pag dinaretso nyo yan, medyo patag pa yan eh, hanggang SM Taytay. And kung walang traffic dyan, kaya nyo dyan mag 5th gear, tapos sabihin natin 50 to 60 na speed, tapos nasa 5th gear. Pero once na dumating kayo ng SM Taytay, tapos medyo forward pa ng SM Taytay going to Tikling, dun magsisimula yung medyo pataas na kalsada, medyo uphill na siya. And kapag nakarating kayo dun, since nasa 5th gear kayo, mararamdaman nyo, mag-slow down na ng daan-daan yung sasakyan kasi kulang ng torque para i-push yung sasakyan dun sa uphill. Hanggat kaya ni Suzuki Espresso, i-retain niya kayo sa 5th gear. Pag hindi na niya kaya, yung tipong pabitaw na talaga siya ng speed, doon lang siya magda-downshift ng isa. Bababa siya ng 4th gear, then magiging smooth na. Ngayon, ang negative doon, mukha siyang positive, di ba? Kasi mas fuel efficient na. Ang negative doon, pag ganong instances kasi na pinipilit nung isang gear yung certain speed na hindi naman niya talaga kaya, lumalabas yung nginig ng sasakyan doon eh. Yun yung negative para sa akin. Mararamdaman niyo yung nginig sa buong cabin hanggat pinipilit niya magstay sa gear na yon. Pero once na nag-downshift na siya at least ng isang gear, yun, mag-smooth na yun. Or makuha niya yung tamang gear sa ganung speed tsaka klase ng kalsada, mag-smooth na naman siya. Though para sa akin, tolerable naman siya, pero gusto ko lang i-share para maging aware kayo na may ganung instances siya. Then, itong next topic, hindi siya totally cons, pero I suggest lang na kung magkakaroon kayo ng Suzuki Espresso, at least, marunong or may idea kayo on how manual transmission works. And kung paano ba yung mga shifting, mga ganyan. Kung may idea na kayo kung paano siya nag-work, kahit sa motor, man lang, mas madali siya pag-aralan and madali sagutin kung bakit nga siya jerky, bakit siya nanginginig ng ganito, which is yun yung mga cons sa under ng transmission. And kapag nalaman nyo na yung reason na yun,
kaya siya i-minimize eh. Though hindi siya totally na mawawala, mababawasan siya. Though meron lang learning curve, pero kapag natuto na kayo, I think hindi nyo na siya ganong iisipin. Tapos isa pa pala, under transmission, no, share ko lang. Dito kasi, since manual transmission siya, tapos may actuator lang na nagpapagana ng clutch. Yung actuator na yun kasi, minsan nag-overheat yun, umiinip. Normally, nangyayari yun kapag mga uphill, tapos ibababad nyo yung first gear nyo kahit hindi umaandar. Or for example, nakastop kayo na uphill, ginagamit nyo yung first gear para hindi kayo umurong. Sa mga ganong instances, umiinit yung ano, yung actuator. So sa mga ganon, kailangan nyo siya ilagay sa neutral. Unlike kapag automatic transmission kasi, kahit i-stay nyo yan sa first gear, kung dun kayo komportable, okay lang. Yun lang naman yung sa transmission. Talon na tayo sa next cons. Itong next cons or next na negative na hopefully meron sana yung Suzuki Espresso is yung wala siyang tachometer. Sa hindi familiar, yung tachometer, lalagay na lang ako ng screenshot kung ano yung normally na itsura niya. Pero iba-iba eh, kada sasakyan, kada motor, iba-iba din yung itsura niya. Pero ang tachometer, ang sinusukat niya is yung RPM ng sasakyan, kung nasa anong RPM siya tumatakbo. And para sa akin, yung tachometer kasi very helpful sa mga new drivers or nag-aaral na kung paano gumagana yung manual transmission. Since manual transmission ngayong ilalamin, possible siyang dalhin sa manual mode. I think kahit papaano sana dapat meron siyang tachometer para makatulong sa mga ganung driver. Kasi yung tachometer normally yun yung basehan ng mga new drivers na manual transmission. Ang ginagawa nila normally 1500 RPM to 2000 RPM doon nagsishift. Yun yung advisable para hindi masyadong galit yung makina and hindi ganung hindi masyado malakas sa gas. Pero since wala nga ang tachometer, kapag Suzuki Espresso yung pag-aaralan nyo ng shifting, ang magiging basehan nyo lang is yung tunog ng makina, papakiramdaman nyo lang. Though, kung may tachometer, tapos for example, natuto na kayo mag-manual, hindi na kayo dun magbe-base eh. Pag marunong na kasi kayo mag-manual, yung gagawin nyo na lang is papakiramdaman nyo na lang talaga yung engine. Hindi nyo napapansinin masyado yung tachometer. Maganda pa rin kung at least available siya. Ito, yung susunod natin, normally nakikita ko to nung before ako kumuha ng Suzuki Espresso. Itong point na to, normally nakikita ko sa pros ng Suzuki Espresso. Pero ako, nilagay ko siya sa negative, which is yung aircon. Kasi yung aircon, normally, doon sa mga ibang reviews, ang sabi, malakas daw yung aircon. Which is, para sa akin, point of view ko lang ah, para sa akin, dapat naman kasi talaga malakas. Kasi bago yung sasakyan. So, kung mahina yung aircon, for me, may mali sa aircon. Ang reason naman, kaya ko siya nilagay na negative, is yung aircon, yun nga, malakas kung nakaupo ka sa harap sa driver seat at passenger seat. Pero kung nakaupo ka sa likod, medyo hindi na ganun ramdam yung lamig. Bukod sa nandito lahat ng vents sa harap, ang buga ng aircon dadaan muna sa mga nakaupo sa harap, tapos meron pang malaking dalawang upuan. So yung dadaan sa likod, parang ano na eh, nasala na nung nasa harap. Magtataas ka pa ng fan para umabot doon. Tapos ang nangyayari, yung nasa harap nilalamig na, pero yung nasa likod sakto lang. So hindi pantay yung lamig na na-experience sa harap tsaka sa likod, kaya ako siya nilagay as negative. Ngayon, ang ginawa ko na lang, bumili ako nung
fan na nabibitbit yung Firefly, yung brand sa Ace Hardware. Tapos nilagay ko na sa likod, lagi kong dala. Habang nandito tayo, yung next na cons natin is yung EASS niya. So feature siya dito sa Suzuki Espresso, which is engine auto stop start, yung meaning yata niya. Mamamatay yung engine kapag nag-stop kayo, kunyari sa stoplight. Then mamamatay yung engine, pero yung dashboard open, yung infotainment open din, yung aircon open din. Ang reason kaya ako siya nilagay na negative, kasi normally ako pinapatay ko siya. Ang reason is kapag namatay siya, nag-activate yung EASS niya, tapos nag-start siya, medyo mas malakas yung ginig niya. Ang assumption ko, dahil mas maraming load na gumagana, since buhay yung infotainment, buhay yung aircon, kung gabi pa buhay din yung mga ilaw nyo, medyo mas malakas yung ginig compared sa normal na pag-start ng sasakyan. Pero ang negative talaga doon para sa akin, since madalas ko siyang ino-off, and mostly din nung nababasa ko sa group, ino-off siya. Ang nangyayari kasi pag ino-off, for example, di ba ngayon umalis tayo, naka-off siya, tapos naka-uwi ako, so papatayin yung sasakyan, kinabukasan, gagamitin yung sasakyan, i-on ko, yung EASS, automatic siya na naka-on. No choice ka, kundi i-off siya lagi. Next, yung noise inside ng cabin. Yung cabin kasi niya, yung for example, tong kisame, di ba may bukod sa lata, after ng lata, ito na, yung parang roof na niya, yung kisame na. Yung ibang sasakyan kasi, merong additional layer para mabawasan yung tunog na pumapasok sa loob. Pati yung matting, yung iba ganun eh. After nung pang ilalim niya talaga na lata, merong layer before yung pinaka-matting na natatapakan ng tao para mabawasan yung tunog. Dito, wala siyang ganung additional layer. Kaya, kapag, for example, umuulan ng malakas, rinig na rinig sa loob, may clip pa ko nun eh. Lagay ko na lang dito para marinig nyo. Tapos kapag nagda-drive din, kunyari napadaka kayo sa medyo mabatong lugar, pag may tumalsik sa ilalim, medyo malakas din yung tunog eh. Parang ano, may kaltok sa ilalim ng sasakyan. Sa iba din kasi medyo nakakadagdag siya as pagod sa driver kapag mga long drive, yung mga tunog na ganun. And tapos next na tayo sa cons, which is yung body roll. Kung hindi kayo familiar sa term, yung body roll, yun yung kapag lumiliko kayo sa kurbada, yung parang binabato kayo ng sasakyan sideways, yung parang binabato kayo ng ganyan, yun yung body roll. Minsan, yung takbo mo sa kurbada, ako, minsan yung takbo ko sa kurbada ng mga 30 to 40. And kahit ganun ka lang kabagal, sobrang lakas nung body roll. And yung body roll kasi na yun, medyo nakakadagdag din sa pagod ng driver, especially kung long drive. Nung sinerch ko kung ano yung mga factors na nagpapalakas ng body roll, dalawa yung nakita ko doon na pasok sa Suzuki Espresso. Isa yung high ground clearance niya. Next is yung tires. Yung stock tires kasi ng Suzuki Espresso, medyo payat. Next, medyo nasa dulo na tayo ng cons, which is yung less accessories. I think nabanggit ko kanina, no, yung Suzuki Espresso kasi given yung price point niya na 660,000, expected na medyo may mga binawas sila na feature versus sa ibang sasakyan na hatchback din na available sa ibang hatchback. For example, yung bintana sa likod is manual, yung diikot, hindi pa siya yung ano, powered na windows. Tapos yung mga pinto din sa likod, wala din siya mga bulsa. Kahit yung mga lagayan ng bote, wala din siyang ganon. Tapos yung isa pa na wala dito, na tingin ko parang halos lahat ng hatchback meron eh, na hopefully sana nagkaroon to, is yung rear wiper.
yung wiper sa likod dito wala. So pag madumi yung likod nyo tapos medyo malabo, medyo pahirapan. Personally ako, kahit yun lang yung idagdag eh, yung rear wiper, kasi malaking tulong siya eh. Okay lang sa akin na magkaroon ng rear wiper tapos mag-increase ng konti yung presyo. For me, mas worth it yun yung may ganun siyang additional. Tapos, ito na yung last na cons ko, na hopefully din sana nagkaroon itong Suzuki Espresso, which is LED headlights. Headlights lang ah. Pag in-LED mo kasi lahat yan. For example, mag-release ng bagong model, tapos in-LED lahat yan, for sure, medyo malaki yung price increase. Unlike kung i-LED lang nila, yung headlight lang. Kasi yung Suzuki Espresso, halogen lang yung headlights. And mostly, ng mga bago sasakyan, kahit nga yung Wigo na bago, LED na yung headlight. Ayun, sana kahit yun, in-LED lang nila para mas maganda yung buga ng ilaw. I think mas pogi din yun sa Suzuki Espresso. Plus, mababawasan sa kalsada yung mga unit owners na nagpapalit ng LED lights, na ang LED light naman na pinapalit ay yung sabog yung ilaw, yung nakakabulag. So, and yun lang naman yung pros and cons ko. Hopefully wala ako na miss. Yun lang mga sir, hopefully nag-enjoy kayo or may natutunan sa video na to, or hopefully nakatulong sa mga nagpa-plan kumuha ng Suzuki Espresso or nagtitingin-tingin ng mga nang pwede nilang bilhin na sasakyan sa hatchback na lineup. So yun lang, peace.